사는 거 같아. Okay, tapos na ang rampahan. Thank you very much. Until the next episode. Deloko lang po. Nagsisimula pa lamang po kami sa ating chikahan, tawanan, impormasyon at syempre ang inyong katutuwaan. Dito pa rin sa TikToks. Ang pag-uusapan natin ngayong gabi, sino ba naman dito ang walang stress? Hi. Itaas ang kamay ang walang stress. Ay, itaas na sa stress. Ay, grabe. Oh. You know, baka na yun. Naiinis ako sa'yo, ha? Okay, pag mayaman kasi stress. O hindi naman. Alam mo, tumigil kayo, ha? Ay, lako, ang mahirap ano lang yan, parang... sakit ng ulo. O, di ba, pag na-stress mo yaman, abroad. Ano ba abroad? Na-stress ako. Dito, pag mahirap, ano, stress ka? O tambay ka sa kanto? Uminom ka na lang, gano'n. O ito talagang isa sa number one stress points. Hanggang kailan ba dapat sustentuhan ang pamilya ng isang miyembro ng pamilyang sineswerte? O, ayan. Usong-uso yan sa Pilipino. Oo. Talaga extended family tayo. Kung anong kinikita mo, share. Uy, nakaka-relate ang isa doon sa kaliwa. Ha? Sino? Ay, lahat tayo, no? Lahat tayo. I-clarify natin, yung sustento ng mga magulang sa anak or yung anak sa magulang or doesn't matter? Lahat. Anak sa magulang at magulang sa anak. Hanggang kailan? Kung minsan 50 anyos na yung anak, sinusustentuhan pa ng magulang. Sulit naman, no? Hanggang kaapu-apuhan, paaralin pa nung lola. Oh. Ano ba? Hindi ba? Oo. Kasi pumapasok yung, ano, yung pagiging close ng mga Pilipino sa family. Family diba? Kahit na may asawa na yung anak mo, nakatira pa sa'yo, i-adjust mo isang kwarto para i-welcome yung... So, yung manugang. Ano yan eh? Hindi lang siya isang side, kundi... Ako ah, pag tumutulong ka, ikaw ang star ng family. Yes. Ang bahay mo ang puntahan. Sa Pasko at bagong taon, doon nag-get together. At masaya ka sa ganun? Gusto mo yung ganun? Eh, pero minsan kasi nati-take for granted, di ba? Teka muna, mamaya pa natin pag-uusapan. Ay, sorry. Pangatlo pa natin. May pangatlo pa kami pag-uusapan. Nakastress! Nakastress kayo. I-stress ako. Okay, so, ngayon, ito naman ang distress point. Ayan. Yes. Marami ng mga Pilipino ngayon ang nagwawagi sa world stage. Handa na ba ang mundo sa galing ng Pilipino? Ay, talaga talentado ang Pilipino naman talaga. Di ba, magkagaling nila. World class. John Arcelia. O, sino pa? Billy Crawford! Dolly De Leon! Billy Crawford! Catriona Gray! SB19! Yes. SB19, ang dami! Yung mga dati naman, Lea Salonga! Oh, Lea Salonga, correct! Si Alex Calieja! Oh, napapansin na rin. Sa hindi magandang paraan, pero napapansin. Of course, heart evangelista, di ba? Yes. At saka recently, di ba, si Jody Santa Maria rin. Yes. Correct. O sige, ito muna. Pag-usapan muna natin ang importanteng bagay kasi para ito sa inyong health, kalusugan, pampahaba ng buhay, hindi ka ba mapakali kapag tulugan na? Di ba? Pagod na pagod ka parati. Pagkatapos, minsan parang bibigay ng isip at katawan mo sa dami ng inaasikaso at kailangan tapusin. Eh, hindi ba parang para ka na magkakasakit? Ang hirap. Pero ano ba ang dahilan kung bakit nai-stress tayo? Anong mga sintomas pwedeng kahinatnan? At ano ba ang pwede natin gawin para hindi na tayo stressed? Lagi ka bang nababadtrip sa kalsada kahit wala namang traffic? Yes, sa tubig. Naiinis tuwing nagbabudget ng gastusin sa bahay? O tensyonado kapag nakikita ang boss mo? Aba, stress daw yan na reaksyon ng ating katawan sa lahat ng nararanasang pressure sa isang sitwasyon. Yung stress is yung response ng body natin. Ayon yan sa mental health advocate at stress management expert na si Dr. Gia Season. Malawak ang definisyon ng stress. There's physical stress, yun nga, the way our body manifests.
and there's the mental side of stress. May physical symptom siya, katulad ng madali ka magkasakit, or natitrigger ka, yung mga headache, etc. And then, nandyan yung behavioral changes, tulad ng parang lagi kang masungit, madali ka mairita. Kapag panandalian lang, tinatawag itong acute stress. Chronic stress naman kapag pagmatagalan, na madalas ay dulot ng problema sa pera, pamilya, at trabaho. Malalaman mo raw na stressed ka kung lagi kang nag-aalala, hindi makapag-relax, at may nararamdamang takot. Mayroon pang ang hirap huminga at hindi makatulog. Sa mga babae, pwede rin maapektuhan ang buwan ng dalaw. Ang ilan sa atin na ilalabas ang stress sa pamamagitan ng pag-inom ng alak at paninigarilyo. Meron din naman nagsistress eating. Kung hindi matutugunan, pwede itong mas makasama sa katawan. Number one, heart disease. No? Mas prone ka doon. And all the other diseases, kasi a very common denominator niya, ang very common trigger niya is stressful events. So, lalo na yung mga chronic diseases. Pero may mga paraan naman daw para maibsan ito. Importante yung ma-identify natin yung mga triggers natin. Ibig sabihin, parang kung alam mo na na masistress ka sa isang bagay, number two, we have to learn how to rest. We also have to eat right kasi malaking bagay yung physical health natin to combat against stress. And of course, never underestimate yung power ng support. Ibig sabihin, it pays to talk to someone na meron kang group of friends or basta may safe circle ka na pwede ka mag, you can talk about it freely, na hindi ka ginajudge. And kasi that's a very nice or a very effective way to release stress and exercise. Ikaw, anong number one na ikinaka-stress mo? Paano mo ito nilalabanan? Isa-isahin natin yan dito sa TikToks. Grabe ang stress talaga sa katawan. Ang stress talagang, sabi nga nila, number one kalaban ng katawan ng tao. Pwedeng magdulot ng, ayan, hindi ka makatulog hangga't sa cancer. Correct. Pwede mangyari 'yon. So ano ikaw, ano ang number one stress point mo? Ay, madami. Bilang breadwinner, marami akong stress. Tsaka bilang ano, perfectionist, marami kang. Diba kasi tapos OC pa ako. So nakadagdag 'yon. Nakakadagdag ng stress. So ayun talaga mahirap kalaban. So hangga't kaya mong labanan at hangga't kaya mong turuan ng utak mo na, okay, maliit na bagay, wag na yun. Inhale, exhale. Ganun lang ako minsan pagka-pa-stress na yun. Inhale, exhale. Kasi sa maraming bagay, stress tayo pagkagising pa lang natin. Kung tayo ay masipag na tao, marami tayong stress umaga pa lang. At kung artistic ka tulad mo, yun, mas stress dami. Ka. Kasi, correct. Di ba, gusto mong i-perfect lahat. Kumakanta ka, umaarte ka, umaaura ka, hindi ba? Yes. Nagtitiktok ka. Tama. O hindi ba lahat yun nakaka-stress? Nakaka-stress, madam. At higit sa lahat, sustentado lahat sila. Yes. Sa kinikita mo. Congratulations! Congratulations! You made it! Congratulations! You made it! The winner! Okay. O ikaw naman, Patty. Ako, ayoko isipin na ano, yung mga stress-stress kasi as much as possible, nagde-delegate ako. Ayoko mag-micromanage. Kasi pag ikaw nagma-micromanage, yun na nga, you're giving yourself additional burden. So as much as possible, kung kaya mong ipasa yung trabaho sa iba, ipasa mo sa iba para sila yung mas stress, solution hindi ikaw. Solution na yan eh. Anong stress point mo? Stress point ko, trabaho. Siyempre, trabaho. Buti na lang yung mga anak ko, hindi ako binibigyan ng sakit ng ulo. Di ba? At maganda rin na wala akong love life para wala rin akong stress. Di ba? Ayun! Nakaka-stress ang love life. Sino nakaka-unate dito? Taas ang kamay. Not stress. Bakit sila nakaka-stress? Silang ba stress sa'yo? Oo, di ba? Kaya nga, yun na nga sa akin, di ba? Ipasa ko yung stress nga sa iba. Pero, yung mga nakaka-stress lang sa akin, trabaho. O, stress point ko, ano sila? Yung hindi ginagawa ang trabaho ng tama. Ayun, mahirap pag-boss ka. Yes.
Oh, so I think that's kind of self-inflicted. Right. Uh-huh. If you want to be the boss, then you should absorb the stress. Oh. Okay, pangalawa, ano pa bang stress? Ah, yung mga humihingi ng tulong. Umuutang? Hindi, alam mo kung bakit. Hindi ako makahindi. Magbibigay ka ng tulong in any way, kaya lang stressed ka pa rin, di ba? Siyempre. Stress ka sa mga pagkukolekta. Hindi ako na... Pag binigay ko, wala nang... Ay! Yun naman pala! So ikaw, pag may lumapit sa'yo, nag-umuutang, alam mong hindi na magbabayad yun. Hindi ka na mag-exert ng effort para mangolekta. Hindi. Pag nangutang, pwede namang inut-inut yung bayad, lalo empleyado, di ba? Parte nun, donasyon mo na. Okay. Lalo kung may sakit, ang nanay. Kalahati, donasyon ko na yan. Ito, inut-inut. Hindi mo na mararamdamang bumalik sa'yo yun. Magbabayad na sana ngayon. Totoo yan. Ay, pwede naman pala. Cashline dala ngayon. Hindi sa'yo naghihintay. Umalis eh. Sabi diba? Ay, totoo yan. Sa ating mga Pilipino, totoo yan. Kasi minsan kasi ang nakaka-stress pa, yung umutang. Kasi parang ikaw pa yung lagi nahihiyang maningil. Maningil. Totoo yun. Kaya nga, so, nai-stress ka. Siya'y prenteng-prente, di ba? Biglang nagka-Alzheimer's, di ba? Nakalimutan. Yes, malaking stress. Malaking stress. Oh, pangatlo. Social media. Stress point ko yan. Siyempre, kailangan. Hindi ba? G3. Ako hindi. Kailangan mag-post. Kailangan every day. Strong presence. Kailangan araw-araw, iba ka-date. Nakaka-stress yun. Kung pareho ng pareho yung ka-date, parang maboboard. Maboboard yung followers mo. Kailangan araw-araw, iba. Social media. No, really, for a lot of people, and even in research, ang social media really brought up the stress and mental health problems of people. May nagsusuicide dahil dyan. Oh, really? Wow. Yes. Wow. Acceptance. Dyan natin gine-gauge Yung acceptance mo. Validation kasi siya. Yes. Validation. Correct. Yes. Oh, stress naman ng G3. Ito G3. Ako, to be honest, wala siyang stress. Wala ko masyadong stress factors. Una-una sa lahat, masaya yung pamilya ko. So very thankful ako na happy family ako. Yung trabaho ko, na-enjoy ko. I get to do what I love. Kaya ko magsulat every day. So, doon ko siya na-release. Uh-oh. Parang pag iniisip ko ngayon, ano ba yung mga stress factors ko? Nasa-stress ako pag the only time I feel stress. Pag hindi pantay ang kilay. Pag hindi pantay ang kilay. Pag nasa traffic ako. Hate ko yung nasasayang yung oras ko. Uh-oh. Parang ganun. Pag idle yung time, doon ako nasa-stress. Nararamdaman ko talaga siya umiinit yung ulo ko. Tapos parang nag-iibang klaseng tao ako pag nasa traffic ako. Kasi hindi productive. Hindi ka kasi productive. Mm-hmm. So, yun lang yung pinaka-stressful for me. Bakit parang ako yung pinaka-maraming stress? Andaya. Yeah. Wait. Okay. Wait. Pero bago ko sagutin yan, gusto ko unang i-share yung sinabi ng nanay ko na 93 years old na. Ay, congrats to mommy! Ang nanay ko, ang kumakain ng baboy yun. Yung taba ng baboy. Kumakain siya. Ang sabi niya sa akin, ang sekreto lang dito, kumain kang masaya. Maraming namamatay kasi kumakain na nga ng masama, na-i-stress pa dun sa iniisip na pagkain. Kain ka lang ng kain, ang makakamatay sa'yo, stress. Sa kayang stress, sabi ng nanay ko, nung 70s, 60s, wala naman yan. Habang nagpapadali kayo ng buhay, yung mabilis yung buhay, lalong tumaas yung stress. Dati, bukid. Walang traffic. Walang cellphone. Habang pinabibilis nyo, pinapagaan nyo raw. Habang dumadami yung mga imbensyon ng pagpapagaan para mapadali ang buhay, lalong dumami ang stress. Tama. Bakit? Sabi niya, pag sumulat ka at galit ka, letter yon yung hinuhulog mo sa, papunta ka dun sa post office. Nagbabago na yung isip mo, pero nailabas mo na yung galit mo, pupunitin mo na lang siya at hindi na makakarating doon sa... Dito, pag mait ka, social media, palita ko ngayon. Ayun. Yeah. It's a necessary evil. Okay, so how do you de-stress? Pag gano'n naman tayo, do you de-stress? Maliwala kayo sa hindi. Ang ginagawa ko, nagme-meditate ako. Kaya mo yun? Nag-ano ko yung may app kasi na yung re-repeat mo. Ang ginawa ko, nag-2-in-1 ako. Meaning, napansin ko yung mga meditation app na paulit-ulit lang na I will breathe. Ang ginawa ko, sinabayan ko ng rosary. Pag rosary ko, prayer and meditation. Purpose, habang nagde-distress ako, nag-pray na rin ako. Nakakarating pa. Maniwala sa hindi ah. Naging effective siya. Prayer and meditation. Prayer talaga. Na hindi turo na sa akin lang. Tapos ulit-ulit ako. I guess that's hindi rin ako masyado nasa-stress. Every morning, pagising ko,
syempre magbabanyo ako and then mag-aano ako, mag-daily devotional ako. Uh-huh. So that's my, tapos isang worship song and then I start na kumakanta ka talaga? Hindi, pinapakinggo ko na. Okay. One worship song. Mapasahin ko muna yung devotional ko. Tapos worship song, tapos I can start my day na. Tapos pag gabi, meron din akong devotional at night. Para bookends ko yun ang araw ko. Buti sila talaga morning and night lang. Ako buong araw ang stress ko eh. So ako, well, okay, okay naman ang Panginoon, magdasal, meditation. Scientifically, mayroong formula. It's called 4-2-8. Okay. Okay. Inhale through the nose. 1-2-3-4. Okay. Hold your breath. 2 seconds, and slowly, 8 counts, exhale through the mouth. Madi-distress ka. Ay, nako, ang galing sa akin. Lahat ang anxiety attack ko nawawala. Okay. Yes. Breathing. Breathing exercise. Tapos, yun. Yun naman ang technique. O, yun lang, isi-share ko lang yun. Ako naman, I like to get a massage. Massage, kasi sa akin, na-notice ko. Kailangan ka babaeng nagmamassage? Babae. Hindi, na-notice ko, tumitigas talaga dito eh, yung ano. Tsaka sinasabi nila, dito, bakit? It's true, di ba ito yung stress points ko? Ano, may stress mind din ako, halika. Tumitigas yung stress. Tumitigas yung stress. And then, every morning, I walk. Every morning yan, every morning nga. Alam mo? Titigas ang mga mukha niyo. But seriously, I try to get the massage at least once a week, weekend. Kasi yun talaga, dun ako nare-relax. Tapos, ano, sa umaga, naglalakad ako, nagpa-5 rounds ako dun sa studio namin. Para dun ako, pinapaklear ko yung mind ko, iniisip ko kung anong mga gagawin ko for the day. Tapos yung mga kailangan kong mga kausapin, tawagan. So, yun, nakaka-clear sa akin yung paglakad. Ako naman, pagka hindi ko nakaya yung stress, yung talagang iiyak na ako, na sobrang nag-anxiety na ako. Meron akong isang song na pinapakinggan. Yan, ako kaata. Yung Oceans. Oceans. I love that song! Kanta yung maayos! Kanta nga, tumayo ka! We walk upon the waters wherever you may call me. Take me deeper than my tongue. Hindi ko memorize eh. So, pag sobrang stress na ako, pinapakinggan ko yun. Oceans. Yes, Oceans. Tapos, isang mga pang-distress ko ay pagkanta. May isang eksena, may isang nangyari sa lock and taping namin. Kasi syempre, taping ka lang ng taping, hindi ako nakakapag-perform. So, sobrang stress ako. Ang ginawa ko, isang araw na pahinga namin, pinalabas ko lahat ng mga kaibigan ko. Yung mga kasama ko sa taping, yung kasama ko sa kwarto, labas. Kumanta lang ako, sa isang oras lang. Bigyan nyo lang ako ng isang oras, kakanta lang ako. Kasi doon ko inailalaro yung stress yung na-release ko. Tapos yun lang. Ano yung kanta mo na pinaka nakaka-distress sa'yo? Actually, puro mga Regina songs eh. Mga birit. Kasi para syempre, ilalabas mo lahat yun. Para yung galit mo doon mo linalabas. Isang birit lang. All the wings of love up and above the clouds, the only way to fly. All the wings of love. All the wings of love. Prayer din kasi yung pakikinig mo doon sa kanta, sa worship, and then yung pagkanta. Tsaka, ginagawa ko din yun, madam, pero mas tama yung sa'yo. Yung pag nung hinginig ka na, inhale, exhale. O, mali eh. Higop ako eh. Sa ilong labas. Higop ako eh. Sa ilong labas eh. Yun lang. Ay, balik. Baliktad. Sa madam, may mga nakikinig sa atin. 4 to 8 po. 4, tapos 2, and 8. Hindi po 4 to 8 o'clock. Baka marami mga natigong dahil sinisipa tayo. Sabi ni Corina, mag-hina 4, tapos sumunod ko na 8 p.m. Yan ang mga ka-stress, stupidity, diba? 4 p.m. to 8 p.m. Kaagano, ang ginagawa mo, sandun na mula po, alas 8! Ate Corina. Sa inyo pa rin ba, umaasang buong pamilya mo? Pagdating sa mga gastusin sa bahay, at bilang isang anak, kine-question mo ba ang ganitong nakasanayang paraan? Sa aming pagbabalik, tatalakayin natin ngayon dito lang sa TikTok! Hangga!
hanggang sa ngayon, marami pa rin sa atin ang obligadong nagbibigay sa magulang at nag-aabot ng pera sa mga kapatid natin. Minsan nga daw, isusubo na lang. Isusubo mo na lang, ibibigay mo pa sa kanila. Ang tanong, kailan kaya ito matatapos? May hangganan ba ang pagsusustento? Panoorin natin to! Oh, what's up sa inyo mga katubig? Asia is back with another vlog. Nag-viral kamakailan sa social media ang esports player na si John Salonga na mas kilala bilang CH2GO. Pero hindi dahil sa kanyang galing sa online games, kundi sa usaping sustento sa pamilya na pinost ng kanyang nanay sa Facebook. Makapagbibigay ng pera si John, ang banta ng nanay, magpakamatay. Ay! Boss, mo rin ako pala yung tawag ko. Ay, yung nga pala. Ito pala yung sweldo mo. Ay, thank you po. Isa lang siya sa mga Pinoy na tila nagbabayad ng utang sa kanilang mga magulang kapag nagkaroon na sila ng hanap buhay. Tulad ni Ina Remo na galing sa isang broken family. When it comes kapag sa work kasi, si mama medyo nagiging tagilid na rin sa work. And then umabot ako sa point na nagdalawang trabaho 7 days a week para lang may raos. Marami nang isinakripisyo si Ina kasama dyan ang simpleng kaligayahan na magkaroon lang ng panggastos araw-araw ang pamilya. Wala ng time sa sarili. Imbes na bigyan ko ng time yung sarili ko na like personal time, ipipiliin ko na lang na rumakit or mag-work. Yung kumbaga may gusto kong bilhin para sa sarili mo pero hindi mo magawa. Hindi mo mabili. Kasi may mga kailangan kang bayaran. Inay! Uy, naku, malaking tulong sa atin to, anak. Ang halos walang katapusang pagsustento sa magulang at kapatid ay nasa kultura na ng mga Pilipino dahil sa close family ties. Ito ang naging basihan kung bakit tayo nagbibigay tulong sa ating mga magulang, sa kanilang katandaan. Ang tawag natin dito ay filial obligation ang tawag natin. Ibig sabihin, pagtulong, pagbigay ng sustento sa ating mga magulang, sa kanilang pagtanda, sapagkat hindi naman nila kaya na sustento ng kanilang sarili. Ang tanong, kailan natatapos ang obligasyon? Agree ba kayo na wala talagang hangganan ang pagsusustento? Pag-usapan natin yan dito sa TikToks! Yan ang pangangailangan ng nakakarami. Siyempre, charity starts at home. Pero hanggang kailan, Alex? Yes, kay Alex. Ako bunso, no? So, isang buhay mag-aapatid. Tapos, ako yung medyo nakaangat. Tapos, siyempre, nakatulong sa akin yung mga kapatid ko along the way. Nag-aaral ako, nakagraduate ako. Pero may mga kapatid ako sa abroad, siyempre ano, pero ako yung ngayong nagbibigay-bigay. Ang kasi ang problema na iba, magkaka-problema ka lang naman pagka nahihirapan na isang yung tagabigay. Sa party ko kasi, masarap sa feeling yung... Maluwag sa iyong kalooban. Lumaki kasi ako na hikahus kami. Tapos ngayon parang gusto ko magbawi sa nanay ko. So ako talaga nagbibigay. Tapos ako nagbibigay sa mga kapatid ko. Pag may problema, may ano. Pero kusa. Ano siya? Good karma. Hindi ko ginagawa para ganun. Pero ang sarap bukas na bukas sa ano. I think ang sagot mo sa tanong na yon, kung hanggang kailan? Hanggang kaya mo. May ganun ka bang issue? Kami namang magkakapatid, kasi pinalaki kami ng magulang namin na sinasabi na importante talaga yung hard work. Na huwag kayong umasa sa amin. Yes. I recognize that not all families are like mine. Marami talagang naghihikahos na kailangan talaga. Ang pananaw ko dyan, kasi inalagaan ka nung bata ka. Diba? Pinag-aral ka, binuhay ka. So parang para sa akin, it's tama rin na pag matanda na yung magulang mo, susuklian mo. Yes. Ikaw rin naman yung mag-aalaga sa kanila. Ganun. So for me,
tama, you have to honor your mother and father. Kasi di ba, biblical siya. Yun lang yung commandment na may promise sa dulo. Correct. Honor your mother and father and you will have a long life. Parang ganun. So that's my belief. Ako, personal na paniniwala ko, na kapag ikaw, kumikita ka na, tama lang na magbigay ka sa mga magulang mo. Tama lang. Tama lang yun. Pero paano kung yung pinsan mo at pinsan ng pinsan mo at pagkatapos yung pamangkin ng asawa ng kapatid mo, alam mo yung gano'n? Actually, that's what I mean. Yeah. Sa magulang, talagang sinasabi ko, talagang secret to success yan. Kailangan unahin yung mga magulang nyo. Yeah. Pero yung mga sanga-sanga-sanga na, hindi mo rin maiwasan eh. Kasi talagang may mga taong hindi sinuwerte. Yes. Eh ikaw sinuwerte, kahit masakit para sa'yo, not everybody's a cheerful giver, by the way, but kailangan mong gawin. Kailangan. Kasi for some people, it's too late. Yes. Para sa akin, pagka sinasabihan ako ng asawa ko, halimbawa, eh ikaw kasi eh, pinamimihasa mo. Sabi ko, hindi. Wala na talaga silang matatakbuhan. Wala na po. Okay, okay. So magagawa ko na lang, turuan ko ang susunod na henerasyon, ang aking sariling mga anak, na ikaw never dapat dumating sa buhay mo na nangangailangan ka. Yes. Correct. Kailangan self-sufficient. So self-sufficient ka, makakatulong ka pa, at huwag ka rin mamimihasa sa iba. Yes. Natuturo yan sa mga bata para hindi sila nangangailangan pag sila ay lumaki na. Well, me, luckily, my mommy is still well. Ikaw ang sinusustentuhan ng nanay mo. Sana, Juliet Dasa. Makawa ka sila. Siguro dapat interviewin ka namin. Nananawagan po kami. Tama na. Pahingain mo na. Baka naman. I'm saying, luckily nga, my mommy is still very productive. So, when we're together... Luckily for you! Lucky for me. So, hindi siya... Baka pagbigyan ko siya, pagsustento ko siya, baka pagtawanan niya ako. Pero, pag tuwing Linggo na magkasama kami, pag kumakain kami sa labas, ako ang, syempre, nagbabayad. Tapos, syempre, kunyari, nagsha-shopping kami, ako rin ang nagbabayad. But, she lives kasi with my brother. Yeah. So, my brother works also. So, he's the one who pays for the household bills. So, whatever my mommy makes, I guess she just keeps it and then saves it para sa amin, para pag-birthday namin. Sa lahas niya. Alam mo, parang wala kang problema. I pay for the restaurant and then monthly, she gave me an allowance. She gave me an allowance. And I've many aritos. Hindi. Pero yun na nga, buti na lang, kaya nga sabi ko, luckily nga, na ganon. Pero, kunyari nga, na nagkabaliktad, kung anong kusa, yun na ibibigay ko. Kung nasa anong estado ko ngayon, kunyari yung nanay ko, di syempre, di ba, bibigyan ko nanay ko yan eh. Mahal na mahal ko nanay ko. Di ba? So, walang Pakaswerte nyo naman. Ang pinakamahaba ngayon, pakinggan natin. Ganito na ha, guys. One hour to. Syempre ako naman, happy ako kasi, umaasa. Knowing my mother, Mod Raquel, syempre, yun talaga yung pang-distress niya, Pag maingay siya, 1,000. Kaya na, ganon. So, lumaki kasi ako sa lola ko, hindi ako lumaki sa mga magulang ko, even kami magkakapatid. Ngayon, ito lang yung panahon na nagkasama-sama kami, tapos naging maayos nga yung trabaho ko, naging maayos yung buhay namin. So, yung mga kapatid ko din, ganun din. Nung umpisa, nung nagsastart ako sa theater, lahat talaga, as in, nga. Kasi lahat na binibigay ko, wala akong tinitira. Hanggang sa parang nagising na lang isang umaga, hindi to pwedeng mangyari. Kailangan kong turuan yung mga kapatid ko na, magtrabaho rin. Hoy, Kilos, ano to? Luray-luray na si ate nyo. Kilos. Pero sa ngayon, okay yung mga trabaho nila. Pagka sabi ko, ikaw muna magbigay. Bibigay yung kapatid kong bunso, bibigay yung kapatid kong isa. Although, syempre, mas malaki pa rin yung binibigay ko. Kasi mas malaki naman talaga kinikita ko. At least tumutulong sila. Yes. May katuwang. Hindi lang humihinto, na nararamdaman ko hanggang sa pagtanda talaga, is kailangan ko talagang suportahan. Kumbaga, ako yung last resort. Pag wala na talaga lahat na maaanuhan, ako talaga. Kaya kailangan ng savings. Sa lahat ng mga breadwinners, kailangan alagaan yung mga sarili ninyo. Okay lang magbigay kayo ng magbigay, mahalin nyo ang mga pamilya nyo, suportahan nyo, pero kayo muna. At extra na lang, maniwala kayo sa akin, aapaw yan. Kasi extra na lang, kunyari, bibili ako ng bag. Bibili ko din ng bag yung kapatid. Kasi honor thy mother and father. Kaya umapaw ang blessing, di ba? Haba buhay mo, bakit? Bakit? Maraming nagdadasal na humaba ang buhay.
Ano pa, bago makalimutan, money is relative. Bakit? Pag lumalaki yung money mo, dumadami ang relatives. Kaya money is relative. At saka isa pa payo ko sa mga breadwinner, yun, learn to say no. Hindi dahil kunyari, eto, malaki kumita. Sa pamilya nyo, sa mga kamag-anak nyo, ikaw yung pinakasikat, ikaw yung malaki kita, ganito. Learn to say no pag hindi nyo kaya. Kung may extra kayo, go. Hindi eto, mo yun ano eh. Pag ayaw mag-say ng no, gayto, pinatapos kami ng nanay ko. Pag sa, may sa labas, may kamag-anak, yung hindi mo na makakilala, yung sanga-sanga na. Ito, ginagawa. May ano yun eh. Parang metastasis. Army, parating na si Chaselia. Layo na noon, pinsan ang pinsan. Papatayin yung ilaw, tapos gagano kami undi-unti. Bababa kami sa... Walang gagalaw noon. Ang galing, nasanay kami doon. Patay ang ilaw, walang tao. Ay, pero ngayon, hindi na gayon ganyan eh. Hindi na sila pumupunta, di ba? Nagtatext. Gcash nga, Maya nyo na lang. Ay, nako. Tatlong bagay ang narinig ko dito. Una, mahalin nyo ang inyong sarili. That's number one. Number two, kailangan bigyan ng magulang. Yes. Everybody else, hanggang kaya nyo lang. Na-stress ako sa kunyento ni Kakay at na-stress din ako sa kunyento ko. Kaya awat mo tayo sa stress. Ito, hindi kayo may stress sa balitang ito, ha? Dahil ang idol nating Pinoy artist mula sa musika at pelikula, kinikilala na sa buong mundo. Hanep, wow! Pag-uusapan na isa sa kumalik ng TikTok! O ito, siguradong pampabawas stress ito. Ang Pinoy Talent ay nakikilala na hindi lang unti-unti, kundi parami na ng paramit, padalas ang padalas, sa kanilang galing sa buong mundo. Yehey! To the Pinoy Talent! Nakaka-proud itong mga kababayan natin sa larangan ng musika at pelikula dahil marami sa kanila na mamayagpag at kinikilala ang talento sa ibang bansa. Kamakailan lang ang Pilipina na si Dolly De Leon ay napansin ang galing ng Golden Globe Awards. Ready na ba talaga ang mundo sa Pinoy Talent? Panoorin natin ito. I caught the fish. Yes? Panalang panalo sa puso ng mga Pilipino. And maybe that's why ang ating kababayan na si Dolly De Leon, kahit hindi pa nito nasungkit ang tropeyo as supporting actress sa Golden Globe Awards para sa pelikulang Triangle of Sadness. This is really, really bad. Ang Golden Globes ay pagkilala ng Hollywood Foreign Press Association sa mga artista sa kanilang galing sa pagganap sa pelikula at telebisyon sa Amerika. Panalo naman si Dolly sa LA Film Critics. At pasok sa listahan ng Best Supporting Actress category ng 2023 British Academy of Film and Television Arts o BAFTA. Bukod diyan, itinampok din si Dolly sa pinakahuling issue ng fashion magazine na British Vogue. Pero si Dolly lang ba ang kababayan natin nakapasok sa mga international projects at awards? Siyempre, unahin na natin ang multiple award-winning actress and singer na si Lea Salonga. Nandiyan ang Tony Award sa kanyang role sa Miss Saigon. Dagdag pa ang Olivier Drama Desk, Outer Critics Circle at Theatre World Awards. Siya rin ang first Asian na gumanap sa role ng Eponine sa Les Miserables musical sa Broadway. Maririnig din ang kanyang boses sa mga Disney movies na Aladdin at Mulan, kaya pinarangalan siya ng Walt Disney Company bilang Disney legend. Venice International Film Festival. Bukod kay Lea, nanalo naman bilang Best Actor si John Ercilia sa 78th Venice Film Festival para sa On the Job, The Missing Eight. Hey, it's me, Joseph. Joseph! The Bourne Legacy naman ang Hollywood movie debut niya. Naging bida rin si John sa British independently produced crime na Metro Manila. Ang aktor na si Mon Confiado, gumanap naman bilang isang pulis sa South Korean action comedy flick na The Golden Holiday. Ang aktres naman na si Liza Soberano ay gaganap sa horror comedy film na Lisa Frankenstein na kanyang unang Hollywood debut. Kaya ang tanong, handa na ba ang mundo sa Pinoy talents? Pupulsahan natin yan dito lang sa TikToks. Isa,
muna natin yung mga magagaling, di ba? Sobra ako nabilib din na si Inigo Pascual nagkaroon ng magandang role sa Hollywood, sa isang series called The Monarch. To me, parang paano niya nagawa yun? Kasi marami namang magaling. Bakit hindi lahat nakakapasok? Yun lang naman ang aking tanong. Sino pa ba ang mga nakapenetrate? Ako, syempre, kay Billy Crawford, di ba? Ang galing, imagine, no? Nanalo siya doon sa Dancing with the Stars, yung Europe French version. Oo, 1 million euros. Ang galing! So, ayan! Ay, Billy, galing. And because of that, although, di ba, many years ago, nag-ano na siya doon, na-penetrate na niya ang LA, tsaka ang Europe. Yes. So, malaking star na talaga siya dyan. Pero he gave that all up when he came back here to the Philippines. So, nung bumalik siya doon to try again for that that Dancing with the Stars, ang laki nga ng kaba daw nga niya. Yes. Kaya hindi niya akalain na magagawa na niya at the age of 40. Galing. And yet, he won. He's the grand prize winner. And Dolly De Leon. Of course, Dolly De Leon, the first Filipina ever to be nominated at the Golden Globes. Wow, that is like an unprecedented feat, diba? Oh, yes. For any Filipina actress. For the movie, Triangle of Sadness. Oh. Bidang-bida mga Pinoy doon. Mm. At saka ano yun, no? Produced ng, hindi siya Filipino, diba? It's not Filipino produced. Produced to. Pang indie film. Si Jokoy. Sa Jokoy. Simula. Una, nag-ano lang siya, nag-guest lang siya sa isang night. Sa isang night, parang day. Night show. Late night. Tapos, nakilala siya, meron siyang flag ng ano. Pilipinas. Tapos, nag-perform siya, tapos naano siya sa Netflix ngayon. Siya yung nagpre-represent. Nakakatawa kasi yung content niya, parati yung nanay niya. Sobrang nakakalilig din yung mga Pilipinas. Joseph! Si Joseph! Ikaw, siyempre, SB19. Ayan! Nag-dominate sila sa Billboard, di ba? Kasi na-dislodge nila yung BTS, di ba? Yes! Totoo ba yan? Yes! Mas nakilala na sila sa iba-ibang bansa, hindi lang dito sa Asia and the Philippines. Alam mo kung bakit? Ang ganda ng mga songs nila. Yes. Very emotional. Very relatable. Parang yung Mapa. Favorite song ko ng SB19, Mapa. Mama at Papa. Kanta nila. Parang yung pinag-usapan natin earlier. Parang Mapa, ako naman ngayon. Yun yung message. And saka yung mga kanta nila, nagsasalita siya tungkol sa kultura nating mga Pilipino. Like yung Mana. Manananggal. Oh, yes, memorize ko. And yung Mapa, la tsara tsara. So, Tagalog, ha? Yan, nakakaano sila. Favorite ko yung Mapa. And then they have Basinga, yung nga yung nag-wipe out ng for 2 weeks yata sa Billboard, BTS, sa BTS, na they talk about Filipino culture. Mm. And every time na nagpe-perform sila sa ibang bansa at sa ibang lugar, anong lagi talaga ano ang pinaka-popular nila na kanta? Mapa. Yung Mapa and then Basinga, kasi yun yung unang nakilala sa Billboard. Chorus naman! Basinga. Basinga! Hate your gasolina! Yeah! Apa Alenga! Yeah! You do turn on me! Parang rapper! Yes. Parang mga rapper! At isa pa, bakit sila magaling? They produce their own song. They write it. Sila ang nagko-choreograph. Saka grassroots kasi. Yes. At saka pinaghirapan. Grabe yung pinagdaanan. So what does it take? Maraming magaling. I think it's a matter of opportunity din. Yes. Diba? Right timing. Diba? Because talent is a given. Lahat naman ng tao sa mundo, alam na anywhere in the world may talented na Filipino. I think you have to put yourself out there. That's true also. Tsaka ngayon, parang nagkakaroon ng Asian craze. Yes. Kahit sa mga endorsements ng mga branded signature clothes, di ba? Puro mga Asian. Heart Evangelista. Pero kahit unknown, mga singkit. Mga mukha, di ba? Korean. Chinese, Korean, Japanese. Filipino. Diba? I think the world is really moving into a global atmosphere talaga. Kailangan everyone is well represented. Yes. Ang keyword doon, world hindi Amerika Kasi dati, ang batayan ng Pinoy, punta na tayo sa Amerika. Hollywood. Ang target natin, Hollywood Makilala ka lang sa Hollywood, akala mo sikat ka na. Dahil nga meron tayong American, di ba? Colonial mentality. Ngayon, ang target natin, world. Global pero nirepresent natin yung atin, sinabi mo nga. Yung Pilipinas. Kasi dati nagpapaka-Amerikano tayo. Yes. Ready tayo. Kasi kaya lang... Ready tayo. Kailangan mo ng management na magaling. I think you have to lobby. Lalo na yung mga pelikula. Kasi diba, on the job, yung entry natin to the Oscars, hindi man lang siya na shortlist. Alam ko kasi, yung mga producers ng Pluning, yung kay Judy Ann Santos, I think that was the closest na makaabot tayo sa best foreign film. Talagang kailangan i-lobby. Kailangan ng funds. Government support. Government support. Yeah.
Correct. Parang sa Korea. That's true. Meron silang parang entertainment university. Yes, dapat may ganung support. Yung kakasama kong Japanese comedian na si Yuki, siya pinadala siya to study comedy. Bili mo ini-invade tayo ng Japanese sa ibang paraan to learn. Doon pa lang sa simula, mamuhunan tayo lahat ng support. Reiterate ko lang, nawala talaga yung ano natin, pagkakaroon natin sa US market. Yes. Talagang global natin. Kasi dati, kumanta ka ng parang pa-islang-islang eh. Oh, di ba? Parang, ay, pang US, ang ganda nito. Hindi, ngayon global talaga. Doon tayo, doon ang alam kong sekreto natin. Yeah. Oo, oh, magaling ang Pinoy. Talagang kailangan share. Share to the world because the world is now the stage. Suportahan po natin lahat ng mga Pilipinong may talento. Yan, tulong tayo. Tayo! Yes, tayo lahat. Suportahan. Umutang po kayo na. Global. I-Hollywood na to. I-Hollywood na kami. Kasi tuloy-tuloy ang masayang kwentuhan. Hindi kami natatapos dito. Kaya abangan nyo ang pagbabalik ng... TikTok! And speaking of Filipino ingenuity, yung galing ng Pilipino, hoy ha, excuse me, yung inuupuan ninyo ngayon, gawa ng Pinoy yan. Oh. Ayan, kaya pala, napaka-komportable. From home sweet, thank you very much, home sweet. Home sweet. Inuwi ito ni Alex at saka ni Kakay, ginagawang higaan, binabalik na lang pag-taping. Pero, alam mo, saan kayo siguro matulog dito? Oo, kasi kadalasan ngayon, ini-import from China. Pero ang home sweet, ang galing, kasi all Filipino made. Very good. Parang gawang Italiano. Thank you, home sweet, Mr. Ching. Love you. Dito, Mr. Ching. Pasok pa naman dyan. Sir Ching, baka naman may pa-dining ka dyan. Ay, ako, pabulito ko yung home. Ang bahay sa bahay ko ngayon, ang home suite, ang talagang nagpano. Dahil talagang... Hindi ba, kakilala mo yan? Yes, close kami yan. Ito ka, ito ako. Ganun kami. Thank you, home sweet. Baka marami kasi nagtatanong, ano ba yung sopa ninyo, Corina? Ang ganda, di ba? So, class. Dining, bed, lahat meron sila. Correct. Wow. So, iniisip nyo pa lang. Ayan, ha? Tinatanong kasi ninyo, saan ba galing yung sopa ninyo? Kasi iniisip nyo pa lang, amin ang pinag-uusapan. Kasi pag-usapan ang dapat pag-usapan. Yun. At alam nyo na, wala akong mabasa. Kaya naman, pero sa trip, ha? Sa trip lang. Na, pero sa trip, walang basagan talaga tayo dito. Oo. Dahil lahat kayo ay aming pakikinggan. At syempre, magsama-sama tayo tuwing Sabado dito sa TV5, sa 1PH. At syempre, mapapakinggan nyo rin itong napakagandang show sa Radyo 5. Ito ang nag-iisa at original na... TikTok! Maghuhubad yan! 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 Maghuhubad yan